Welcome back to another vlog. So this is the final part of our Universal Studios Singapore experience. What can you say about the mummy? It's bad. Do not go there or else you will fly out. Did you feel it? Was I the only one who did not scream and just close my eyes? Me too. You can do it. I felt my soul leaving the body when we were here. When it instantly dropped backwards, my soul went out. So like in any other theme parks, every after ride, meron silang mga souvenir shops at the end of it. Yung kung saan kayo mag-exit, nandun yung mga souvenir shops. Pero most of the items are the same lang naman dun sa Universal Studios Store. Meron lang yung ibang mga special items na hindi mo makikita sa Universal Studios Store and dun mo lang talaga makikita dun sa ride mismo. Like yung bag nung anak ko, kasi bumili kami ng bag niya na Transformers bag. So sa Transformers ride lang talaga namin siya nakita. So si Donkey Life tsaka si Shrek 4D, pareho yung exit nila. So pareho kayong mag-exit dito sa same souvenir shop na to. Ito guys, so after namin dun sa Donkey Life, trinay namin pumunta ulit dun sa Puss in Boots. Pero hindi talaga kami makasakay kasi nung pagbalik naman namin sa Puss in Boots, ang haba ng pila, 30 minutes yung waiting time, even dun sa Unlimited Express tickets. Kaya in-skip na lang talaga namin siya totally. So after namin, pumunta dun sa Puss in Boots, since hindi nga kami makasakay dun, ayun, pumila na lang kami dito sa Shrek 4D. So okay din tong attraction na to. If nakapag-try na kayo dun sa Dreamplay dito sa Pinas, so para lang siyang yung mga 4D cinemas dun sa loob. Pero of course, mas bigger itong nasa Universal Studios. Sobrang init niyan guys, 4:30 na yan ng hapon, pero ganyan kainit as in kala mo, 12 noon pa lang. So after nung Shrek 4D, on the right side, meron yung Enchanted Airways. Kaso hindi ulit namin siya sinakyan kasi roller coaster na naman siya. So ayaw talaga ng anak namin mag roller coaster pa. Wala pa siya sa era niya ng mga roller coasters. Ayan. So yun yung May Dragon na roller coaster. Yun yung parang roller coaster sa side ng Far Far Away area or zone. Actually, nung time na yan, kinukulit niya na kami na bumalik sa Transformers kasi gustong-gusto niyang ulit-ulitin yung Transformers ride. Pero nandun pa kasi kami sa kabilang dulo ng Universal Studios. Kaya bumalik na lang kami dun sa harapan since ayaw din naman niya sakyan na yung ibang rides. Bumalik na kami dun sa harapan para makasakay na rin siya ng Transformers kasi 4:30 na yan eh, magsasarado na yung Universal. Yung Universal, magkoclose siya ng 6:00 p.m. Sayang to guys, tong Minion Land, kasi sarado pa siya. Sa 2024 pa siya mag-open. So yung mga nagpa-plano na mag-Singapore next year, ayan, maabutan nyo yung Minion Land.
thoughts mo talaga. Wala. Any of you or that Optimus Prime can do to stop me. All hail Lord Megatron! Well, what are you
And last but not the least, binalikan namin yung lights, camera, action. So ito na yung pinakahuling attraction na ginawa namin sa Universal Studios. It was really a fun day for us, guys. And mas maganda ngayon kasi nakaka-rides na rin talaga si Riley. Tsaka for sure, maaalala na rin niya itong vacation namin dito sa Universal Studios. That's it for this video. Thanks again for watching and see you again on the next vlog.